Samantala, sa ibang balita, bineverify pa kung Pilipina nga ang isang babaeng naaresto kamakailan sa Saudi Arabia dahil sa pagkakasangkot umano niya sa terorismo. Para sa karagdag detalye, may live report si Pia Arcangel. Pia? Jigiso, pagkakaroon ng isang Lady Giroy Aban Balinang, ang isang explosive vest, nang arestuhin siya ng otoridad sa loob ng bahay ng kinakasama niyang Syrian national sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa ulat ng SaudiGazette.com, tinutulungan umano ni Lady Giyoy ang kinakasama niya si Yasser Mohamed Shafiq Al-Barazi sa pagbuo ng mga bomba at pagtahin ng mga suicide vests. Kinilala ng Ministry of Interior ng Saudi Arabia si Lady Giyoy bilang isang Pilipina na inalokdown ni Al-Barazi na tumira sa bahay niya matapos takasan ng amo nito mahigit isang taon ang nakalilipas. Ay kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose, humingi sila ng kumpirmasyon mula sa Ministry of Foreign Affairs ng Saudi Arabia dahil ayon sa ating Department of Foreign Affairs, wala pang katiyakan kung Pilipina ba talaga o hindi si Lady Giyoy. Nakatakda na raw hilingin ng ating embahada sa Saudi na makausap si Lady Giyoy at kung Pilipina nga siya, handa raw siyang tulungan ng ating gobyerno. Dagdag ni Assistant Secretary Jose, mukhang isolated case lang daw ito at wala umunang kinalaman sa ideolohiya dahil may relasyon daw sina Lady Giyoy at Al-Barazi. Gayun man, Jiggy, hindi maiwasan ang ilan nating kababayan sa Saudi Arabia na mangamba para sa sarili nilang kaligtasan. Pero mismo si Consul General Imelda Panalo ang nagsabi walang dapat ipangamba ang tinatayang 800,000 ang 1 milyong Pilipino naninirahan sa Saudi ngayon. Maganda raw ang reputasyon ng mga Pilipino sa Kingdom of Saudi Arabia at wala siyang nakikitang dahilan para mangamba tayo. Wala raw dapat ipangamba basta sinusunod ang mga batas ng Saudi Arabia at hindi gumagawa ng anumang masama o labag sa bata. Naaresto rin sa hiwalay ng operasyon si Al-Barazi. Sa taong ito, abot na raw sa 62 teroristang nahuli sa Saudi Arabia at karamihan daw ay mga Saudi, Yemeni at Syrian national. Jiggy? Opia, pero may linaw ba mula sa DFA kung mabibigyan sila ng access dun sa yung hindi pa makumpirma ngayon na Pilipina na naaresto? Alam mo, Jiggy, tinanong din natin yan kanina, no, dahil sabi nga nila, mismo sila na rin, no, yung DFA, at nagsabi, kung terorismo ang kaso, baka maraming security agency ang may gustong humawak dito. Pero sabi kasi nila, no, naghihintay pa sila ng ulat mula sa ating embahada roon at umaasa sila na kahit paano ay mabibigyan sila ng access dahil hindi pa naman daw formal na naisusumite ang kanilang hiling. So hihintay nila ang anilay sana'y positibong tugon ng gobyerno ng Saudi Arabia. Jiggy? Maraming salamat, PR Kanghel.